Parang magagamit ko si Trixie dito ah. Mga katagang binanggit ko kay Regan habang palihim na nakikipag-usap sa kanya. Klarong-klaro kasi kay Trixie na gusto niyang ipagiganti si Sheena. Sumang-ayon rin naman si Regan sa mga plano ko na gamitin si Trixie para unti-unti nang mabawasan yung mga hadlang sa mga plano ko. Pakialamero kasi matanda na yun. Mukhang tinitignan ako lagi. Hindi ko naman siya kilala. Mukha atang pinagdududahan ako nito. Trixie, ayos ka lang ba? Sabi ko sa kanya habang mahinahon na nakikipag-usap. Unti-unti kong binibilog ang utak niya para siya na mismo ang pumatay kay Kanor. At hindi na ako mahirapan pa. Kaunti na lang at mabibilog ko na ang utak niya. Si Rega naman ay patuloy pa rin sinisira ang mga signals para hindi sila makakontakt ng tulong. Palihim niyang ina-access ang lahat ng cellphone ng mga kasama ko para mawala ang signal. Di ko pala nasabi na si Regan ay kilalang hacker. Nagtrabaho kasi siya dati sa isang anonymous hacker na ako lang ang nakakaalam. Mang Kanor, POB. Kinuha ko ang pitaka ko na nakapaloob doon ang litrato ng dalawa kong anak, si Tricia at Hope. Tinignan ko itong mabuti dahil kamukha talaga ni Hope si Pei. Meron pala akong dalawang anak na nagngangalang Hope at Tricia, pero di ko na sila makita nung hindi ako nakabalik simula noong naaksidente kami ng aking asawa. Nakulong kasi ako ng mahigit ilang taon dahil sa prema. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya bilang driver. Ngunit isang araw di ko alam na ang na-deliver ko pala ay isang droga kaya nahuli ako. Tumakas naman ako dala ang asawa ko ngunit na-aksidente kami. Kinuha ako at itinago ng pinagtatrabahuan ko. Ngunit sa bandang huli ay tinraidor pa rin nila ako at ipinakulong. Simula noong napagdesisyonan ko na isumbong sila sa mga pulis. Halos ilang taon ako sa kulungan hanggang sa makalaya ako. Agad naman akong bumalik sa bahay ngunit wala na akong dinatnan doon. Ang sabi na lang sa akin ay wala na daw nakatira sa bahay na iyon. Naglakbay naman ako ng naglakbay para hanapin ang mga anak ko hanggang sa napadpad ako dito. Trixie, POB. Hayop ka. Nakanor yan. Mga salita ang sinasabi ko sa aking utak habang pinagpaplanuhan kung paano ko may paghihiganti si Sheena. Siya lang naman kasi ang nakikita kong salarin sa lahat ng mga pagpatay dito. Hindi naman kayang pumatay ng mga kaklasiko dahil matagal ko na silang kilala. Sinisisi ko rin minsan si Profesor dahil bakit siya nagpapasok ng estranghero dito. Kung kailangan mo ng tulong, Trixie, dito lang ako. Sabi naman sa akin ni Pei na nagpalakas ng loob ko. Kung ako sa'yo, papatayin ko yung si Kanor eh. Siya lang naman kasi ang nakikita natin na maaaring gumawa ng mga ganun. Kay Manong Driver, kay Bon at Sheena. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Dagdag pa niya na nagpainit ng buong katawan ko. Tama naman, lahat ng sinabi sa akin ni Pei at nagpapasalamat naman ako dito dahil nandito lang naman siya na handang tumulong sa akin. Alas 10 na ng gabi na magising ako dahil napanaginipan ko na naman si Sheena na nakabitay sa puno. Di pa rin mawala-wala sa aking isipan ang pagkamatay ni Sheena. Siguro kaya ko siya napapanaginipan ay dahil humihingi siya ng ustisya sa kanyang pagkamatay. Dahil determinado na ako na maipagiganti siya
ay daan-daan kong binuksan ang pinto para puntahan ang quarter ni Brooke dahil sa pagkakaalam ko. Doon tumutuloy ngayon si Mang Canor. Dahan-dahan ko itong binuksan para walang makarinig sa mga kasama ko. Magbabayad ka. Paulit-ulit kong sambit sa aking isipan habang tinitignan ang kutsilyo na nakatago sa may kusina. Kinuha ko naman ito at dala-dala habang dahan-dahan na naglakad patungo sa quarter ni Profesor. Sa di kalayuan ay nakita ko si Canor na nakaupo habang inaayos ang kahoy para mas lalong lumakas ang apoy. Nagulat naman ako dahil gising pa pala siya sa oras na ito at para bang may sinusulat sa isang papel. Dahan-dahan naman ako sa paglapit at nagtago sa likod ng puno para di niya ako makita. Nagtaka naman ako dahil bakit siya umiyak habang may sinusulat. Di ko alam, ngunit baka nagpapaawa lamang siya. Mang Canor, POV. Alas 10 na ng gabi, ngunit di pa rin ako makatulog. Ngayon lang nangyari sa akin ito. Sa paningin ko ay dahil ito sa nakita kong babae na kamukhang kamukha ng anak kong si Hope. Lumabas na lang ako saglit at kumuha ng kahoy at sinindahan ito para magkaapoy. Kinuha ko naman ang aking bag at ang aking notebook na nakapaloob doon ng aking diary sa pang-araw-araw. Nagsulat ako sa lahat ng mga nasaksihan ko para ako ay antukin. Ngunit habang seryoso akong nagsusulat, ay bigla akong nakarinig ng padyak ng paa. Sino yan? Pautal-utal kong sabi. Medyo kinakabahan na rin ako. Ngunit dahil medyo matanda na ako at medyo malakas ang loob, ay dahan-dahan kong nilapitan ang isang puno na kung saan doon ko narinig ang ingay. Di pa ako nakalapit nang biglang may sumipas sa akin. Agad naman akong natumba at nagulat na makita ang isang babae na may hawak na kutsilyo. Ah, anong ibig sabihin ito? Sino ka? Pautal-utal kong sabi sa kanya habang ako ay nakahawak pa rin sa aking notebook. Magbabayad ka. Ito lang ang tanging paraan para may paghiganti ko si Shena. Sabi niya naman na ikinabigla ko. Di pa ako makapagsilita nang bigla na lang siyang tumakbo patungo sa akin at itinusok ang kutsilyo na hawak niya. Agad naman akong napailag at patuloy na umiilag sa bawat pag-atake niya. Pay POB. Nagising ako at napansin ko na wala si Trixie sa higaan niya. Dali-dali naman akong lumabas dahil may nabanggit siya sa akin kahapon na maghihiganti talaga siya. Habang nasa labas ako, ay napansin ko ang footprint patungo sa quarter ni Professor. Agad naman akong nagtungo doon, ngunit nabigla ako na makita ko si Canor at Trixie na naglalaban. Tuwang-tuwa naman ako habang pinagmamasdan sila na nagpapatayan. Hanggang umabot sa punto na kailangan ko nang mangialam. Nabitawan kasi ni Trixie ang kutsilyo na hawak niya at kinuha ito ni Canor. Kaya dahan-dahan naman akong lumapit patalikod at iginapos ng alambre ang liig ni Canor habang ako ay nasa likod niya para hindi na siya makahinga at mamatay na ito. Nagulat naman si Trixie nang nakita niya na iginapos ko ang liig ni Canor at pilit itong nagpupumiglas para makatakas. Nakatingin lang si Trixie sa amin na parang hindi niya alam ang gagawin. Umabot sa punto na hindi na gumagalaw si Canor. Sinyalis na patay na ito. Trixie POB. Nagulat ako nang biglang lumabas si Pay sa likod ni Canor. Di ko alam kung bakit nandito siya. Ngunit nagtaka na lang ako nang dumating siya sa likod ni Canor at tinalian niya ang liig nito na dahilan ng pagkamatay nito. Ah, anong ginawa mo? Pautal-utal kong sabi kay Pay dahil mukhang wala ng buhay si Canor. Umalis ka na.
Ako nang bahala dito. Sabi niya na ikinagulat ko. Di ko alam ang gagawin kaya dali-dali na lang akong tumakbo palayo doon. Naghanap ako ng tubig para maghilamos at may maspasan. Di ko inakala na mapapatay si Kanor ng ganoon lang. Di ko alam kung anong nagawa ko dahil kung magkagipitan ay kasama ako sa makukulong dahil may kinalaman ako sa pagpatay sa kanya. Pay POB. Pinaalis ko si Trixie at ako na lang ang naiwan dito. Kinuha ko ang bangkay ni Kanor at dinala ko sa malayo para walang makakita. Di na ako humingi ng tulong kay Regan dahil kayang-kaya ko naman ito dahil medyo matanda na ito. Hinawakan ko ang mga paa ni Kanor at hinila palayo sa quarter at dinala malapit sa may bangin para wala talagang makakita sa kanya. Medyo nahihirapan lang ako na hilain siya dahil wala akong dalang ilaw bagkus galing lang sa maliwanag na buwan ang nananaig sa paligid. Malapit na kami sa may bangin at ang plano ko ay tulak siya doon. Napansin ko naman ang hawak niya na notebook, ngunit binaliwala ko na lang ito dahil wala naman itong silbi. Nakarating na kami sa may bangin at itinulak ko na siya para wala talagang makakita. Ngunit nabigla ako nang biglang nahulog ang notebook na dala-dala niya at hindi man lang naisama nung pagkatulak ko sa kanya. Pinulot ko ang notebook at akmang itatapon na sana. Ngunit bigla akong napahinto nang may lumabas na larawan na nakaipit sa notebook. Kinuha ko naman agad ito at pinagmamasdan ng mabuti. Pagtingin ko sa larawan ay nabigla ako na makita ko ang mukha ko kasama si Tricia at ang aking ama. Di ko alam kung anong ibig sabihin nito. Kaya binuksan ko na lang ang notebook para malaman ang mga nilalaman nito. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook dahil medyo kinakabahan ako. Nang nabasa ko ang notebook ay bigla akong napalhod nang malaman na si Kanor at ang aking ama ay isa. Di ko alam ang naramdaman ko. Ngunit bigla na lang akong nanghina na dahilan ng pagkatumba ko. Sinalaysay niya rin sa notebook kung paano siya nakatakas sa aksidente at ang mga paghihirap na nagawa niya. Sa pagbasa ko sa huling pahina ng notebook ay napahagulgol ako dahil sa nakasulat dito. July 22. Nang may makita akong isang babae na nangangalang Pay, di ko alam kung sino siya pero kamukhang kamukha siya ng anak ko na si Hope. Nanalangin naman ako na sana si Hope ay nagpalit lang ng pangalan. Dahil nung bata siya ay panayreklamo siya na hindi niya raw gusto ang Hope na pangalan. Pero sana talaga na si Pay ay aking pinakamamahal na anak na matagal ko nang hinahanap. Napahagulgol ako nang nabasa ko ito. Kumpirmado na siya nga ang aking ama. Mukhang hindi niya rin natapos ang liham dahil mukhang may isusunod pa sana siya dito. Labis ang aking pag-iyak at gusto ko sanang kunin ang katawan niya. Ngunit hanggang tingin na lang ako sa bangkay niya na naliligo sa sarili nitong dugo. Habang pinagmamasdan ko ang bangkay ng aking ama, ay laking galit ko kay Propesor. Dahil siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung di niya sana pinatuloy ang aking ama, ay hindi mangyayari ito. Okay, maraming salamat po muli sa pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At abangan pa po ang karugtong ng ating kwento. At miga-miga loud shoutout po muli sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.